So what's up guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. And for this vlog, may isi-share na naman akong kunting kaalaman tungkol sa pag-inom ng buko juice o sabaw ng niyog at ang mga benepisyo na maaaring makuha natin dito. Pero bago yan, shoutout muna tayo sa kanila. Disclaimer lang muna tayo guys, hindi po ako isang medical expert. Itong i-share ko is based na po sa mga na-research ko. So tara, simulan na natin. Ang niyog o coconut ay kilala bilang pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Maaari nating makuha ang sustansyang iyon sa gata, sa pag-inom ng buko juice, o di kaya sa kanyang oil. Marami na nakapagsabi na kapag uminom ka ng coconut water araw-araw, ay nakakatulong ito sa ating kalusugan at narito ang ilang benepisyo ng pag-inom ng sabaw ng buko. Ito ay good source of nutrients gaya lamang ng magnesium, potassium, vitamin C, fiber, calcium at protein. Maganda din siya sa ating heart health. Meron siya antioxidants, benefits against diabetes and can prevent kidney stones. And according to studies, kapag uminom ka ng sabaw ng buko 2 to 3 times sa isang linggo, ay napapalit nito ang mga kidney stones at maiwasan ang mga bladder infections. Nakakatulong din to reduce blood pressure, good source of amino acids para sa ating muscle recovery and muscle building, good source of electrolytes like calcium, potassium, magnesium at sodium. At meron din siyang anti-aging properties, boost metabolism, boost immune system, at low in calories, carbohydrates, and sugar kumpara sa ibang prutas. Ang sabaw ng buko ay nakakatulong din sa mga taong may GERD o acid reflux. Dahil isa siyang alkaline water at hindi siya acidic, makakatulong ito para sa acid reflux control. Meron din siyang fiber, kaya malaking tulong ito sa ating digestive system. Maganda ring pagpakalma ng stomach acid at nakakabawas sa paghahandi ng sigmura o yung burning sensation. Since may alkalizing effect siya, makakaiwas at pinababa nito ang sintomas ng heartburn. Taglay niya ang magnesium at potassium. Ito yung mga minerals na kulang at kailangan ng taong may acid reflux o GERD. Nakakatulong din para sa saliva production o yung laway natin. Pinipigilan din niya ang stomach irritation. At ang sabaw ng buko ay non-acidic source of vitamin C and calcium. Meron din siyang lauric acid na tumutulong sa pagpapahaba nating buhok at nililinis nito ang ating anit o scalp. Makakatulong din siya para sa fertility ng lalaki dahil nililinis nito ang urinary path at according sa Ayurveda, pinapabuti nito ang quality at dami ng semilya. Ang Ayurveda nga pala guys ay ito yung traditional Hindu system of medicine. Nakakatulong din siya para sa pagbawas sa ating timbang dahil ang sabaw ng buko ay low in calorie content but high in nutritional value. Pinapababa din ito ang cholesterol level, so nakatulong ito upang maging isang bile acids ang cholesterol. Ang bile acids ay ito yung acids na mula sa ating atay. Ang function nito ay ang magtrabaho kasabay ng bile para tunawin yung mga taba sa ating katawan. Ang bile naman ay isa siyang digestive fluid na napoproduce sa ating atay at naiimbak ito sa ating gallbladder. Dahil sa meron siyang antioxidant properties, so tinutulungan ito para maprotektahan yung ating atay laban sa oxidation damage at inaayos din ito ang mga nasirang liver cells. Nakakatulong din para sa hydration dahil ang sabaw ng buko ay mahusay na pamalit sa mga liquid na nawala sa inyong gastrointestinal tract. Maganda rin siya para sa pampababa ng blood sugar, nagbibigay itin ito ng benepisyo o yung tinatawag na glycemic control, isang medical term na tumutukoy sa pangkaraniwang level ng blood sugar o glucose sa isang taong may diabetes. Study shows at narating ang isang konklusyon na sa bawat 300 ml na tubig na niyog na iinumin 2 beses sa isang araw, maaaring makontrol ang presyon ng dugo.
Mahusay na pamalit sa mga nawalang electrolytes. Ayon sa isang studies, ang tubig ng niyog contains antioxidant properties na maaaring makatulong ma-neutralize ang reactive oxygen species production na nagre-resulta sa long-term exercise. Pinapalakas din ito ang ating immune system. Ang pang-araw-araw na pag-inom ng coconut water ay napatunayang mayroong kakayanang palakasin ang ating immune system. Ito rin ay may kapasidad na tanggalin ang bakterya sa katawan na siyang nadudulot ng gum disease at urinary tract infections. Nilalabanan din ng coconut water ang mga virus na nadudulot ng sipon, tipos o iba pang sakit bunsod na infeksyon lalo na tuwing taglamig. Tumutulong din ito para maalis ang sakit ng ulo. Dahil sa puno ito ng electrolyte balancing nutrients, agaran nitong naibabalik ang mga essential fluids na nawala. Maganda din siya para sa ating balat. Ang isang tasa ng coconut water ay magsisiguro na ang iyong balat ay mas maganda dahil sa mainam itong manghydrate. Nagbibigay din ito ng more energy, nakakabubuti para sa thyroid gland hormones. Ito ay nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Dahil sa anti-aging properties sa taglay nito, ang sabaw ng buko ay nakakatulong din para pampabata. Ito ay mayroong kakayanang gamutin ang mga sakit tulad ng glaucoma at katarata. Sa pamamagitan ng pag-inom nito, tataas ang iyong enerhiya at bababa ang tsansa na magkaroon ng problema sa puso at stroke. Babagal rin ang pagtanda ng iyong katawan. So ayun guys, hopefully mayroon na naman kayong natututunan dito sa aking video to. And hopefully, makatulong ito, especially sa ating mga usaping pangkalusugan. And if you're new here in my channel, please subscribe, like, comment, and share. And pakihit na din sa notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So ayun lang guys, thank you for watching. And good luck, God bless, and peace out.